Well, mga kapopong, kumusta? Well, merong mga bansa na kapag ang kanilang mga barko sa Navy o sa hukbong pandagat ay medyo merong nang kalumaan. Ay totoong ang isa sa mga ginagawa nila dyan ay ginagamit na lang yan bilang practice target ng kanilang mga bagong missile. Well, katulad na nga ng ginawa ng Norwegian Navy na upang malaman kung gaano kalakas itong bagong long-range missile nila, ay ginamit nila itong lumang barko nila para matest ang accuracy ng missile na papatamain dito. Pero bakit kaya pagdating dito sa Pilipinas, ay bakit kaya still ginagamit pa rin ng ating gobyerno itong luma at kinakalawang na BRP Sierra Madre? Well, para kasi sa mga hindi nakakaalam, ay itong barko kasi na yan ay still active commission na barko ng Philippine Navy na ginawa namang permanent station dyan sa West Philippine Sea upang mapangalagaan na rin ang mga lugar natin dyan laban sa mga bansang gustong pumasok tulad na nga ng China. Pero yun nga lang na mismong Coast Guard kasi ng China eh. Parang wala nang takot na paikot-ikot na lang dyan sa mga lugar natin dyan and nag-aantay na lang sa mga Philippine Coast Guard upang salubungin naman nila. Ano ang rason bakit nila yung ginagawa? Yes, mga kapopong, dahil nga sa tingin kasi ng China eh. Slowly ginagawa itong BRP Sierra Madre upang magamit ulit ng Pilipinas. Pero sa tingin nyo ba ay mangyayari pa kaya yan? Actually, kung pagbabasehan kasi natin ang kondisyon nitong barko na ito, ay parang mas maganda pa yatang bumili na lang ng panibagong barko kesa i-repair pa ito. Pero take note mga kapopong ha, kahit bumili pa kasi ng bagong barko ang ating Navy or Coast Guard, ay totoong still ituturing as commissioned vessel pa rin itong BRP Sierra Madre. Actually, isang advantage yan sa Pilipinas at isang dahilan sa kung bakit naman galit naman itong China dyan sa barko na yan. Bakit? Well, kapag kasi ang China ay nagkamali na patamaan na missile itong barko na ito, na alam nyo naman siguro na merong mga Filipinong pa ang nakastation dyan, ay totoong baka dyan na magsimula ang isang labanan na hindi na naising mangyari ng maraming mga sibilyang tao dito sa Asia. At posible kaya na dyan na rin mag-activate ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika? Which is maliban sa Amerika, ay sino pa kayang mga bansa sa mundo ang magnanais na tumulong sa Pilipinas? Well, syempre, sino pa ba? Kundi ang mga bansa rin na galit o ginagalit rin ng bansang China. Well, bigyan ko kayo ng example ha. Kung i-compare natin ang bilang ng mga active military personnel ng China kumpara sa bilang ng active military personnel ng Pilipinas, ay totoong mas malaki ang bilang ng China. Pero ang kagandahan naman kasi sa Pilipinas eh, marami tayong mga kaibigan na bansa na handang tumulong sa bansa natin. Higit sa lahat ang patungkol sa modernization o pagpapalakas ng ating military dito sa Pilipinas. Well, syempre, nandyan na nga ang Amerika, Japan, South Korea, at pati na rin ang India. Anyway, para pala kasi sa mga hindi nakakaalam, ay nagkaroon kahapon ng meeting ang China at ang Amerika. Yes, mga kapopong, hindi kayo nagkakamali ng dinig, ha? Pagpupulong sa pagitan ng Amerika at ng China nga. Pero, itong meeting naman na ito na naganap sa Hawaii noong isang araw, nasabihin man natin patungkol ito sa safety and security, ay parang iginigiit pa rin kasi ng China na hindi nila ilalagay sa alanganin ang kanilang mga lugar dyan sa South China Sea. Na mga lugar naman na sila-sila lang ang nagdesisyon na kilalanin yung mga lugar na yan. Yes, mga kapopong, at ang tinutukoy ko na nga dyan eh, walang iba kundi itong 9-dash line o 10-dash line ng China, na isang mapa naman na halos ang kinin ng kabuuan ng South China Sea at sinakop na rin nito ang West Philippine Sea. Pero ang isa kasi sa ikinatatakot ng maraming tao ngayon ay dahil kasi sa na-brainwash na itong mga hukbo ng China ng kanilang leader na totoong ang bawat isa sa kanila ay mayroon ng mindset na kaya nilang ialay ang sari-sarili nilang buhay upang protektahan lamang ang mga lugar na mga lugar naman na hindi naman talaga kanila. Well, kaya itong issue patungkol sa gentleman's agreement ay magiging isang aral ito para sa mga magiging future president ng Pilipinas na huwag na huwag gagawa ng isang verbal agreement with China dahil kahit wala kasing formal na kasulatan o pirmahan yan eh, siniseryoso talaga yan ng China. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay mayroong kayang pag-asa na balang araw ay mismong China na ang aalis dyan sa mga lugar na yan at hahayaan na lang nila yung mga lugar na yan para sa mga mangingisda na taga-Pilipinas? O ito ba na ideya na ito eh? Isang panaginip na lang na para mangyari pa? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong yung nagsasabing, Te amo!